let's head on dun sa ating drafting screen. And nakikita mo dito, upbeat and lively. Yeah. Ang bootcamp dito ng side ng Omega Esports. And they ban out the Paquito and the Cho. Ah, gulat din ako na masayahin ang side ng Omega Esports. Pero yung parang bihira mo sila nakitang nakakita. In fact, may mga times pa nga na sinasabi natin na si Haze ay isa sa mga pinakamahirap na patawanin na nila lang sa mundo. Pero yan, masaya sila. But nevertheless, para sa NXP, very important na i-take note yung Eve. Kasi Eve yung pinaka bread and butter ng NXP for sure. Sinama nila yung Jawhead na ayaw natin ibigay kay Haze. This time, since wala si Heath, Haze and Curtizzi ulit, binan agad ng NXP yung dalawang heroes na signature para sa dalawang players na yon. Okay, next play Esports. Tignan natin kung ano magiging counter reaction nila dito sa gagawing ban ng Omega. And this is going to be very interesting considering ano nga ba yung tinitignan ng Omega na threat kapag nahahawakan ng next play. And it's going to be a Popolin Kupa. Ayaw nila ibigay ito kay Yawi. This is also probably because they want heroes na katulad ng Angela Ling combo nila or baka mag-Ranger Matilda sila. So, I'm thinking Omega Esports with the ban dun sa Popolin Kupa, ang gusto nilang makuha ay Matilda as their priority. Kaya makes you think na NXP kailangan iban yan. NXP, will they answer yung pattern na sinet na dito ng Omega Esports? Next play, ano nga ba ang tingin nilang threat kapag kahawak ng Omega Esports? At tatandaan natin na Omega Esports, hindi po naglalaro si Heath ngayon. Nag-sit down siya. And it's going to be Curtizzi, Toshi, Haze, Hajizi, and Kenji ang maglalaro ngayon. So this is a different dynamic ng Omega Esports. And tama yung sinabi mo, Wolf, next day Esports, banning out that Matilda. Oh, very important. Ngayon, ang mga open sa of Omega Esports, mayroong Junk Granger. Kailangan din natin take note na may Benedetta. Feeling ko, Omega Esports, wag na nilang ibigay Benedetta side ng NXP. Yung mga priorities usually nila eh. So, you have the Benedetta, you have the Granger na available for the team. We also have yung Uranus na paborito rin ni Kenji. That being said, yun yung mga tatlong heroes na makikita natin ngayon. Ang value kasi din ng Benedetta pick para sa side ng Omega Esports if ever ma-deny nila. Kasi isipin mo, ilan ang gumagamit ng Benedetta sa side ng next play? Si Yawi, si Renegade, si H2O. Tatlo na agad yung matatanggalan nyo. Pero sabi ng Omega Esports, bigay lang natin Uranus ang kanilang kinuha. Isa sa mga heroes na na-mention natin kanina dun sa mga potential na priority coming out from Omega Esports dahil napaka comfortable nila pag si Kenji na nga ang gumagamit. Ngayon yung NXP, alam natin gusto nila Benedetta, gusto nila Granger. So itong dalawang heroes na to, baka yun pa yung first two picks ng NXP. Yun nga, ito nga ba magiging priority ng side ng Next Play Esports? Next Play, they're really taking their time. Benedetta is one, Lunox. And the next one is Lunox. Kumbaga, Wolf, ang ginawa nila dito, nagpresenta ng problema yung Omega Esports, ang ginawa ng Next Play, sagot agad. And Lunox is also one of the most played heroes. Benedetta yung 9 games para sa Next Play. Lunox yung 8 games. Pero 50% pa lang ang win rate ng NXP with this particular hero. Yung Omega, now na nakita na natin ang Benedetta, baka magkagura agad ang Omega Esports. Also yung Claude and Kagura. And mind you, pwedeng hindi jungler etong Claude. That's na hard. To pwede rin itong hawakan ni Toshi, pero nagli-lean ako towards Hajizi. Na alam mo yun, hawak niya yung Claude lalong-lalo na dahil may Claude at may Uranus. Tingin ko Roger ang kukunin ng NXP. Pwede sila kumuha ng Roger. Tama ka doon. Yung pacing, yung tempo, mas mabilis if ever kailanganin man bilisan yung laro. Tatandaan natin na kapag nakuha nung Lunox yung kanyang level 4 and yung Electro Final Blow, ang dami ng clear waves potential ng side ng Next Day Esports. Instead, and even yung pag-pick off Harley. Instead of the Roger para sa ng NXP, kahit pa isa sila sa mga teams na laging ginagamit ang Roger. Roger wins games, katulad ng sinasabi nila, pero Harley ang kanilang naging priority. I think yung NXP, kailangan din nilang i-consider yung Diggy kasi isa yan sa mga heroes na pwedeng gamitin ng Omega Esports. Something na dapat din katakutan or at least, you know, just deny it kasi mahirap pag binigay pa nila. And ano yun eh,
it's a possibility kasi nga Claude yung hawak nila. Yeah. And especially if you want the Claude to have the upper hand, kailangan your mo kontrolin dito gamit ng isang digi yung enemy team. May it be a digi na defensive talaga na tamang laro ng digi or a defeedy strat na usual natin nakikita from the side of other teams. Pero yung Omega, lagi ko sila nakikita, talagang ginagamit nila yung digi to its full potential. Ginagamit nila minsan kahit sa digi plus sa marksman, katulad doon nakita natin, yung normal digi na hindi nag-feed. Interestingly, naban dito ang Sylvana kasi isa sa mga oldest combos bago pa mag-start ng MPL, bago pa magkaroon ng sustain meta, meron munang Harley plus Sylvana that dates back mga November, December last year. Actually, parang abot nga ng M2 yun eh. Mabot din siya na ito, around umabot January. Umabot ng M2, yeah. Next Play Esports, nag-ban sila ng Ling. So, naglilin sila talaga dito sa idea, Wolf, na hindi pa to yung jungler yung ng side ng Omega. Yeah, Ling is difficult hero kasi walang panghuli yung NXP so far. Mm-hmm. Imagine Lunox, Benedetta, Harley, no stance at all. Omega Esports might feel comfortable na mag jungler pa na iba. For Omega, I think pwede na rin consider ang Kaja ban. Kasi ang Next Play Esports, pwede sila mag Kaja Harley combo. Could be really good kasi interestingly, ang mga composition na pinipair mo sa Harley, may mga instant burst din talaga. At kag meron kang Kaja, sa side ng NXP, meron ka talagang panghuli doon sa Claude. That's one thing na pwede nilang kunin. Your team is picking. Eh, diba, ng Kaja yung Omega? Wolf, kailangan mo ako apirado ng malayo kasi social distancing. Hindi nyo nakita. And Wolf, ladies and gentlemen, there's a reason why analyst siya. Next Play Esports. Ito yung sinasabi natin eh, na it is a possibility. And kung maaalala mo, that is actually an extra version nung Gusion Kaja, nung Season 3. And sa totoo lang, it makes a lot of sense na piliin mo si Kaja ngayon given the fact na ang taas ng damage output niya for a certain tanky hero din naman, semi-tanky hero. Yeah. Tapos, yung Next Play Esports, thinking about it, ang daming magbe-benefit. Meron kang Harley na pwede magbato ng Deadly Magic tapos onting poke nung cards and at the same time, yung Lunox din. Exactly. Interesting Kali pick coming out from NXP. Kind of tells me na Omega Esports baka maghanap na sila ngayon ng pang-cancel dun sa Quicksand Guard. Kaya yun yung tinitingnan. So if you're looking at Omega Esports, Kagura lang yung may way para kontrolin yun. At syempre, anti-greedy hero kasi ang Khalid. Lalong-lalo na kapag nag-take off sa early stages ng ating laban. May pili ko nga. So, no, Mega, it's Granger. Okay. Side lane, Claude. Nabasa siguro din ng NXP Esports talaga with the Digi ban. Pero sabi ng Omega, meron pang ibang path na pwedeng i-take yung mga picks natin dito. Hindi nga binan si Granger, hindi din pinili si Granger at hindi din naging priority. But at the same time, Rafaela and etong si Granger sa final pick. I think Rafaela, nakita na natin siya dito sa final phase ng pickings. Pero si Granger usually first phase pa lang napipili na eh. Kailangan na ngayon ng malupit na hero para kay Yawi na tempo controller. I'm thinking somewhere along the lines of Cho or this time Akai. Gusto ko dito sa NXP, ginagamit nila yung strengths talaga ni Yawi. Minibigyan siya ng heroes na pwede siya talagang maging impactful. At nakita na natin to, Yawi ni Akai, napakalupit nung kanyang mga ikot. It was against LPE last week. This time, ang NXP. Sila, yung kanilang lineup, gustong matapos agad yung laban. Gusto nilang makakuha ng maraming kills. Para naman sa Omega, meron silang Granger, pati na rin na Claude. Which means na pagdating sa late stages ng game, mukhang sila yung lalamang. Dahil imagine this, dalawa yung core na makikita natin sa kanila. A lot of things has been said dito sa draft na ginawa ng mga teams. And right now, it all comes down to execution. Parehong teams may plano. Omega Esports, meron silang insurance policy doon sa may Claude. While NXP, all out war ang gusto nila dito gawin sa game number 1. And we will head into the Celestial Palace, ladies and gentlemen. At gagawin na natin itong first game ng Omega Esports versus Next Play Esports. So technically, kung last name nila yung Esports, para magpinsan sila. Technically speaking, diba, tama naman. Ang masasabi ko nga lang, Butters,
may tug of war na mangyayari. Mm-hmm. At ang lamang sa unang stages ng ating tug of war ay ang NXP. Kung hindi nila matatapos ang laban, kung hindi nila mapipigilan ang Claude sa pagpa-farm, mahihirapan sila sa late stages ng ating laro. So titingnan natin ngayon kung paano nga ba gagamitin ng NXP ang kanilang advantage in the early stages. Bawal madapa ang NXP sa ngayon. And the way I'm seeing it right now, napilitan kumuha agad ng BMI si Toshi. Wala siya ng Art of Thievery. And sa totoo lang, maganda ring play to para kay Toshi. Kasi alam niya si Renegade magpipilit yan eh. Kasi knowing na wala siyang BMI, talagang pipilit at pipilit siya yan. Pero si Haze nandito para tumulong ng konti. And kung nakikita niyo, H2O is going to be a pure jungler. Yeah. Ang nagiging problema sa mga teams na nag-roll ng mga parang greedy, sorry, yung mga sobrang advantageous sa side lanes. Kasi Khalid versus Claude, na ang advantage ng early nasa Khalid. Ang gagawin lang ng team na lugi, magtatawag lang ng roamer. So, nakita mo yung ginawa ni Kurt doon? Exactly. Flameshot, tulak, para pigilan yung NXP sa pag-knockaw exactly. Ng purple buff. Exhort, tutumba. Yawi tumatakbo, H2O on the clear na siya kasi doon siya sa kabilang side pumunta. I wonder kung sino yung nakakuha ng buff sa dulawat. Yeah, napakagandang adjustment wala kay Cortezi. Tinulungan niya yung teammate niya essentially na mapag-secure ng buff. Or at least hindi nga mapag-invade yung NXP like I said. Pero yung magandang initiation agad mula kay H2O, top lane nakakuha ng kill kay Kenji. Never mag sasabihin natin magtitipid dito si H2O if ever alam niyang kaya niya i-takedown. Oh. And this is the natural instinct ng isang H2O. Ang taas ng potential na itong player na to. And right now, we will see kung papasok ba yan into play. Given na hindi siya nandoon sa isa sa mga heroes na usually niyang ginagamit, Alecto, final blow, ginamit sa turtle at hindi na makakalapit yung side ng Omega dito. Yung napaka-crucial dun sa pag-kill kay Kenji, ngayon lang siya nag-level 4, which means na nung nagkaroon nga ng turtle fight, mas lamang ang mga members ng NXP. Walang pang box out. And we are always saying, kung Granger lineup lang to, kung Granger, Rafa, tapos yung isa nilang gold laner ay mas malakas yung impact, like Chango siguro, or Lunox, or any of the mages, mas maganda yung kanilang early game teamfights. But this time, parehas na kailangan tulungan ni Haze bilang Rafaela, si Haji Zi, pati na rin si Toshi, which means eventually na makamalito siya sa tutulungan niya. Nung time na yon, kintinayon niya tulungan si Granger, kaso nga lang, dahil kulang sila ng respo, nag-takeover talaga yung early game potential ng NXP. So meaning, Wolf, ang kailangan naman gawin ng NXP dito is i-pinpoint nila kung sino yung hindi tutulungan ng Rafaela at that moment in time. That's one way to look at it, yes. Mahirap gawin yon pero parang ganun. Or siguro mag-force sila. Kunwari nag-force sila ng isang rotation sa isang part ng mapa, kunin nila yung other part of the map. Just so na lagi nila nasusulit yung early game spikes nila. Ang masasabi ko sa NXP dito, hindi na sila pwede talagang maging kampante or kalmado. Mm-hmm. Kailangan on the go palagi. And yun ang kailangan tignan na next play dito. If ever they want to just shut down one person dito sa ating mapa, OMG, paano nga ba nila sisimulan ang palaisipang ito? Oh, palaisipan nga naman para sa NXP. At ang mahirap dyan, Butters, this is Omega. Yes, nakalaman ang side ng NXP, pero kailangan nilang respetuhin ang Omega Esports. Ilang beses nang nakapag-comeback, well, specifically, 2 beses, mm-hmm. ang Omega Esports laban doon sa Work Oster Force. If you remember, nung week number 4, nandun ang kanilang paglalaban, kung saan 2 games na lugi, literally, na ipanalo ng Work Oster Force yung early stages at halos tapusin na ng Work Oster Force yung Omega Esports in 2 games pero nakabawing Omega Esports. That means na kahit sinasabi natin na kailangan on the go sila, meron pa rin dapat baon na respeto ang NXP all the time against Omega Esports. And yun yung mga factors na kailangan tignan. Next play, hindi na sila yung team na talagang biglang magba-back out na lang kapag kaya nilang panalo yung laban. Mm-hmm. Most of the time, talagang susubukan nila yung gamitin sa advantage nila. And by the way, ladies and gentlemen, gusto ko lang itanong kay Wolf, mm-hmm. nag-usap ba tayo sa Thai? Kasi ay, parang, ano? parang, ganun eh. Akin stripe sa'yo, medyo, oo. Ano eh. Kailangan yan eh. Ano ba yung polka dots bayan? Talagang ito, Paisley. Paisley. New word? New word. New word. Small Paisley. Small Paisley. So going back into the game, considering na Omega, sila yung may late game potential dito with the Claude.
Ano nga ba yung mga ways na pwedeng mapanalo yung ng NXP dito ng maaga yung game? Kailangan ba nilang tutukan talaga si H2O o may iba pa silang kailangan tutukan? What they can do is instead na patayin nila yung heroes, kunin nila yung jungle. So pwede sila kahit mag-zero death dito si Claude pati si Granger. Kung wala silang ma-farm, wala din. So sabi na natin lagi nila papatayin si Haze at si Kurt pati si Kenji. Tapos itatransition nila sa pagkuha ng turtle o kaya pagkuha ng jungle ng kalaban, dun sila talaga makakuha ng malaking advantage over their opponents. Feeling ko, more than anything else, yung map control ang kailangan itutukan dito ng NXP. Mm-hmm. Ang daming nakasalalay talaga ng responsibilidad para kay Haze na kailangan niya magawa ng tama. If ever hindi, that is going to be some way, a window para mapunish ang side ng Omega. Pero, at the same time, if ever magawa ni Haze to, and nakilala natin si Haze, Haze has been here ever since season 1. Mm-hmm. And he is capable of doing things. Yeah. Alam natin yan. Itong taon to, ilang beses natin sinabi, parang pinanganak para mag-ML. alam naman natin na naipanalo na rin ni Kuya Haze, aka Genial Bataanon. Genial Bataanon. Nabigyan na tayo ng gold medal ni Bataanon, kaya... Pati si Villa in Manila, yun ang advantage din talaga ng Khalid over Claude. And NXP, ginagawa nila yung sinasabi mo dito, Wolf. They are invading itong gubat ng side ng Omega. Pipili lang sila kung anong side. At the same time, ito kasi yung mga heroes na pwede nilang patayin. Yung kill kay Claude, bonus eh. At si Keji, kaya-kaya nilang bigyan. Mm-hmm. Kung nakikita mo dito, grabe, ginamita pa na execute, pero enough damage yung deadly magic. That's para right. I-take down ang Uranus. And looking at Uranus ngayon, silence robe pa lang yan eh. Mm-hmm. Pero doon sa may likod, nahuli na naman si Toshi. Toshi, ladies and gentlemen, just going down. And ito yung advantage na meron ng NXP na sinasabi ni Wolf kanina, and they're using it to their advantage. Napakaganda ng rotation doon coming out from Yawi. Hindi natin nakita yun, but I'm sure na na-pin down nga niya si Toshi na kakagamit lang ni Purify pero nabigyan pa rin siya. Well, ito naman kasi yung problem when you're Claude na side lane, lalong-lalo na level 4 ka pala tas level 6 si Exhort, matutunaw ka talaga. But speaking of tunaw, yun din. Haze with the holy baptism, nahuli si H2O at napigilan sila doon sa kanilang pinaplanong pick-off. At bakit maganda to para sa side ng Omega? Up yung turtle. And Rene J, go again! Yawi! Goodness! Yawi! Ano yun? Saan nang galing yun? Yawi with the flicker. Habang umiikot siya, na-flicker niya. Kasi nangyari, naubos talaga yung mga potential dash ni Cartesi. Ginamit niya yung second skill para makabalik dun sa kanyang umbrella. Tapos pumunta dun sa may bush. Tapos tumawid uli. Tapos sabi ni Yawi, wala na. Nahuli ka na sa akin pati buong flicker. Tapos nahuli sa ultimate. And I'm sure na makikita natin sa instant replay nito brought to you by Oppo A94. Already a very good fight para sa Omega. Sabi ni Yawi, sige, wag ka mag-alala H2. Di natin bibigay yung turtle sa kanila. And with this, nakakuha ka like, Rene J with a good zoning at Cartesi. Tapos ayun, umikot na habang naka-flicker. Dalawa yung hinuli at hindi nakapag-purify agad si Haze. Exactly. And doon pumasok yung punish and mapupunta kay H2O yung turtle. I mean, yung free Omega turtle na sana. Yes. Nabaliktad pa ni Yawi sa kanilang advantage at nabigay pa niya kay H2O. Ito yung sinasabi natin. Ang galing ni Yawi mag-enable para kay H2O. Kumbaga, exactly. Ito yung ano, combination talaga nila eh. Mm. Iba talaga pag binigyan mo si Yawi ng mga heroes na mag-shine siya. I think na-proved dun last week. Rene J finally falling sa may bottom lane pero nakahanda si H2O. Instead, si Yawi, inaabangan si GZ, better target. Ayun na, huli ka na. And not pulling the trigger dun kay Kenji. Alam nilang may mas juicy na target doon sa may brush. And Calamity Reaper for H2O, Omega, nahihirapan sila dito i-convert yung kanilang late game lineup into, you know, objectives. Oh. Dito si Haze, holy baptism, could be a thing. Yeah, sakit daw. Imagine mo si Kenji bilang Uranus. Nasasaktan mula sa Harley at this point. Level 7 lang with a Purify. And H2O is level 10.
Actually, tignan natin yung mga items dito para malaman natin kung ano nga ba yung binubuo netong Omega. Imagine this, naka-Oracle na etong si Kenji pero nasasaktan pa rin siya. Ito kasi yung problem kapag sobrang nag-snowball yung isang Harley. With the Star Shard, tapos meron ka pang Calamity Reaper. Interesting item of choice para kay James. Casual Deadly Blade, anti-heal, of course. And si Haji yung naging target ni James. Execute na ba to? James, tinamaan that Sonata. Yawi, trying to go in. Holy Baptism. Nandun sa may area, and meron na namang Hurricane Dance na nabato. I'm not entirely sure kung nakita ng Omega Esports si Rene J na pumunta dun sa bush na yon. If not deadly, kasi hindi tinuloy ni Hanjizu yung kanyang pag-recall at mukhang gusto pa nilang bawian si Yawi sa pag-overextend. Kapag hinabol ni Hanjizu si Yawi at nag-commit, pwede siya mabigyan ni Rene J. That is a scary position for the side of Omega, mm-hmm. I do agree. Na parang pag pumasok sila ng certain narrow space na yun, yung mga makikipot na daan, mm-hmm. parang automatic tatama yung Raging Sandstorm. Yeah. So, ibig sabihin dito, kailangan na mag-back off agad netong side ng Omega. I think so. Unless, of course, maiwasan ni Hajizi. Hindi naman natin eliminate yung fact na pwedeng i-sidestep or, alam mo yun, si Hajizi, KDA machine, marunong pumesto. If makita niya na may problema or may kulang, kasi bakit tatalong Akai na to nang wala lang, hindi naman niya ako pwedeng abulin, siguro may pinaplano ang NXP. Mm-hmm. Baka ganun, sana if ever ganun mag-isip si perception DC. Parang kung ano tinitingnan mo na, kumbaga sa chess parang ano ka, 4 moves ahead. Tama. Diba? Tama naman. Wala naman mali dun eh. 4 moves ahead, di ba? Pero ayun nga, just looking at this matchup. Mm-hmm. Nakikita ko naman, actually nakita ko, I'm not sure kung namalikmata ako, mayroong Purify si Haze. Yeah. So, pwede siya makatakas dito if ever gustuhin man niya. Pero, pinihit niya, pero masyado na siyang malalim. At Rene J, tinan mo yung ginagawa niyo, parang umiikot lang siya dun sa may base ng kalaban. Mm-hmm. Patience from Rene J, not pulling the trigger. Although, maganda yung kontra kaunti ng side ng Omega Esports. Nabawasan sila yung isang hero dahil dun sa pagbalik ni H2O. I'm not sure kung may second skill pa si Hattrick. Si Harley para makabalik, maka-out. If not, pwede pang manalo Omega Esports sa clash na to. It seems to me na yun, nagamit na niya. At may turtle buff din siya, so medyo makunat. And Toshi might get his first kill at andun si Rene J sa likod. Nahuli niya yung kill kay Kagura and Yawi and the others. Tumatakbo. Sila pa ang nabaliktad pero si Rene J ang lalaban para sa lahat. And mukhang mas naging malala pa yung initiation ng NXP. Yeah. Doon sa nangyari sa kanila and at the same time, Wolf, apat na lang talaga din yung NXP doon. Biglang nakabawi ang Omega Esports. Might be overpatient mula kay Rene J pero ayun, ang sakit na rin itong si Claude na Demon Hunter Sword. Working his way sa golden stuff by, I would say, mga bandang 8 minutes. Uh-huh. Ngayon ay 2 kills na rin. Yung dalawang double kill lang na ngayon. Very important. Na kasi, do take note, yung shutdown gold talaga, mas maganda na sa patch ngayon. Uh-huh. And tatandaan nyo, rubber band effect is a thing uh-huh. dito ngayon sa MLBB. That's right. Now, doon sa may area sa baba, 60 seconds pa naman yung turtle nandun. H2O, kiniklear niya lang yung waves. Si James, talagang dyan yung pwesto niya. And if ever may chance, ma-shutdown niya na naman dito si Toshi, pwede yon. Pero kung ano man yung napatay kay Toshi na dalawang beses kanina, nabalik niya yon at nakakuha siya ng dalawang kills din ng kanya din. No. Gonna be important, nandito si Yawi para sa side ng Omega Esports spot. Is out kaso yon nung inatake na yung Rock Orsa, alam na may tao doon kasi doon naglakad, papunta doon naglakad yung Rock Orsa. Mm-hmm. Means na alam nila na nun si Yawi pero may movement sa may top lane. H2O. And alam ni H2O na kailangan nila talagang ma-takedown to si Toshi. Hindi pwedeng mataas yung uptime niya. Pero naman kasi, yung NXP, kailangan din nilang isecure yung turtle para sa kanila. If ever makuha ng OMG to, ma-install pa to ng OMG and probably dun sila sa late game talaga madali. Ngayon nandito si NXP sa H2O, nandun na sa turtle, and this is going to be a fast take. Makikita ni Kenji na nandun sa area sa H2, and I don't think that yung Omega pwede i-contest to. Sobrang bilis and lamang pa rin ang NXP, pero kailangan nilang idik-dik itong site ng Omega Esports, otherwise
bigla nang mapupunta yung pabor sa Omega Esports. Even ngayon, masasabi nga natin, parang nararamdaman mo yung yung comfort side ng Omega. Lalong lalo na pag-farm si Toshi. And parang lumalaban sila, no? Lumalaban na sila, hindi katulad kanina nagtuturtle lang talaga. I mean, what I mean about turtle is nagtatago lang talaga sila. Ayaw nila lumaban, naging passive lang. Kasi may turtle din pala talaga sa game. Ngayon, yung NXP, as aggressive as they are, meron pa rin mga side ng mapa na pag pwedeng pag-farman si Toshi. And hindi naman siya laging nasa alangan. And actually, nakatake pa nga sila ng third sa taas. Naku po, si James naglakad pataas after lumabas dun sa bush at mukhang mabibigyan ni Toshi. It's gonna be difficult. Have to be careful. Medyo naglakad siya dun. Kaso nga lang, ang naging difference para sa NXP, bottom lane na lang yung kanila nabibigyan. So may parang nag-off lane or nag-dead lane para dun sa side ng NXP na si James. Tapos magpupush siya may bottom lane. This is what I like. Lalong-lalo na yung pag-bottom lane ang na-secure kasi ng NXP. Mas malaki yung jungle dun na pwede nilang makontrol at pwede nilang tanggalin mula kay Hajizi. Ito na nga sinasabi mo, Wolf. Meron silang isang side na pinik at dinidinig nila yung gold na pwede lumabas doon. So this is actually somewhat of a jungle choke. Yeah. Exactly, di ba? This is going to be a jungle choke na hindi mo papapasukin doon yung members ng Omega at hindi mo ibibigay yon. Kumbaga, sabihin natin, yes, si Toshi nakakapag-farm. Pero ang tanong, si Ranger ba nakakuha din ng gold? Yun nga lang yung tricky kasi ang Omega Esports, dalawa yung pwede nilang, dalawa yung farm, diba? Dependent course. And Toshi, yun nga lang ay bilang isang Claude from the gold lane, hindi ka naman unkillable. In fact, may mga burst potential like yung nakikita natin mula kay Khalid, pati syempre kay H2O. Bawal din naman mag-overstep ang Omega Esports kasi otherwise, ang dali nilang patayin. I do take note na yung burst potential ng NXP ay mataas pa rin. At yung kanilang advantage ay nandito pa rin. 9 minutes na, I would say, until yung yung 12-minute Lord siguro. Kapag nag-snowball na ang NXP, kaya nila tapusin by 12 minutes. Pero apart from that, pag dumagpas na ng 12-minute mark, dun na mahihirapan ang side ng NXP at mga Omega Esports, mas madadalian na sila. And wow, Omega, unti-unti na din pupunta ang pabor papunta sa kanilang side. Pag dumating to ng 12 minutes, that means the Luminous Lord is gonna be up. I really think that next play, kailangan nilang tapusin yung game by that point on. Kasi hindi nila kakayanin dito yung Claude. And given yung Claude ngayon, talagang magiging passive siya. At kinukuha niya lang yung farm . Yun na naman yung pinaka-goal niya ngayon. Kunin yung items niya, tapos huwag mamatay. If ever magagamit yung Blazing Duet niya, pwede niya iba to. But at the same time, hindi din siya dapat mamatay. So kailangan din mag-ingat ng todo. And si James na ipitin sa may gilid at sabi ng NXP, sige, gawin natin yung dapat natin gawin. Kunin natin yung bottom turret. So that is the second turret doon sa may baba. OMG, open na yung bottom side nila. Bigyan na ipit na tito si James and kahit gano'ng kulit ang Benedetta, mabibigyan siya doon. Mabibigyan siya doon. And daming, parang lahat ata ng pwede niyang takasan na hold. At si Haze, Haji, and Toshi, tingnan mo yung ginagawa naman nila ngayon. Ginagamit nila yung potential ng Rafaela na bigyan sila ng magandang movement speed. And from top to mid, ang bilis nila to the point na muntikan pa mahuli si Exhort. Crucial tong mid lane para sa pares sa teams. I don't think that they will give it up just yet. Kahit sinong team, be it Omega or NXP, hindi nila ibibigay itong mid lane. Tingnan mo naman yung aggressiveness ni H2O. Yun yung kailangan natin mula sa NXP if they do want to secure this game. Kaso unti-unti nang lumiliit yung distansya ng ating gold mula sa Omega and NXP. Pero kailangan mag-ingat din ni H2O . Kasi ang daming panghuli sa kanya . Holy Baptism, Instantaneous. Kapag nabato sa kanya yung payong, automatic, si Kurt TZ magsasanib dun sa payong. Exactly. So, kailangan mag-ingat ni H2O. Yung mga aggressive plays na ginagawa niya kanina, pakaramdam ko kailangan niya i-lessen ng onti yan at dun siya sa mga easy to go pick ups na lang instead dun sa mga may chance ang mahuli pa siya. Oh, look at Exhort. Masyado yata maaga. Si Kenji, napigilan naman niya yung Lord. And nakita naman nila kung paano ginagalawan dito. But a flicker in for Yawi, Hajizi. Siya lang ang nahuli pero hindi siya naipit. At si Toshi, babalik dun sa may kabilang area. Alam nilang walang Hurricane Dance. And pwede silang lumaban agad dito if gugustuhin nila. And that is going to be their advantage. Red J! Oho! Going in! Nahuli nila si Hajizi. And perfect timing! Electro Final Blow! And ito ang hinahanap ng NXP! Di man nag-deliver si Yawi, si Rene J naman. Baka Rene J ito mula doon sa may backlines in H2O.
All you can do is to zone out Kenji. Free pass na rin ng NXP doon sa may mid lane. And what a collapse! Yung Omega Esports, naging confident sila eh. Parang nabubugaw nila yung NXP, kasasabi ni Renegade. Renegade ito, game sense. Game sense, man. Ibang-iba to sa Renegade na nakikita natin. Yung dati yung Renegade na nakikita natin, sobrang aggressive na lumalaban talaga agad. Ngayon, cool, calm, calculated. Nandun siya sa bush, inaantay niya yung mga kalaban. Nung pumasok si AGC, It's go time at walang nagawa si AGC nung time na yun, kundi panoorin na nataganan siya ni Rene J with that raging sandstorm. And if I'm not mistaken, Butters, tiniming din ng NXP na unahin muna yung mid lane turret, tapos Lord, sakto 12 minutes para may talon na si Luminous Lord. Timing is everything. At yun ito nga, pinapakita ng Next Play Esports kung ano kaya nilang gawin. Sila Toshi talagang binamadali nilang i-clear yung minion waves. And nandun si Renegade sa baba, si James nandun sa taas, and attack from all sides of the map. Yun ang hinahabol ng NXP, and magkocollapse sila dito sa may gitna. There is a chance na makahanap ng magandang pwesto si Renegade, pero masaspata na siya dito nila Kenji. Oh, yowie! Play after play, NXP Sports Omega! Nawawala sila dito sa mga play na ginagawa ng NXP. Nahuli si H2O, pero nandito pa rin yung Lord. James, nandito sa may area, and hindi na nila pipili to. Alam nila yung main damage output nila ay wala na. What a play from Cortese. Sacrificing yung kanyang buhay for the better good dahil nga naman mapag-depensa ang Omega Esports sa may bottom lane. Although yung mid lane hindi. Oh, si Hayes. Si Hayes ang nahuli, pero yowie. Magiging patient siya. Sobrang patient niya. Pero sabi ni Exhort, Ako naman ang gagawa ng play. Exhort will go down. Hajeezy will get the shutdown. Pero yung buong NXP gumagawa na sa winning play. Showtime talaga mula sa NXP. Kanya-kanyang mga paggawa ng pangarap, kumbaga. But do you take note, planado pa rin naman yon. There were sacrifices mula sa NXP. At naintindihan na nila na at this point, kailangan na nila talagang tapusin yung laban. Kailangan nilang kumuha ng as much turrets as possible. Nakuha sila ng plate sa may bottom lane. At hindi pa tapos si Renegade with the sticker. At kung makikita nyo kung paano yung crush. I think yun yung pinakakulang talaga dito sa side ng Omega. Wala silang pang face check. Wala silang pancheck ng mga brush. And si James dito pumapasok na rin. Gumagawa ng sariling pangarap. Pero hindi kakayanin ng damage output niya. Kanya-kanyang ano eh, no? Palupitan ng gawin. Kumbaga, sige. Palupitan ng pangarap. Ikaw muna. Sige, ako naman. Pakita ko sa'yo anong gusto kong marating. And si H2O. At this point, siya na yung damage dealer. Ang questionable nga lang sa NXP is wala silang hard tower lockdown na pwedeng nilang papatay. Kunwari, imagine this. For OMG, meron silang Granger at Claude na mabilis mag-takedown ng Tore. I mean, obviously, yung isang Harley, mabilis mag-take ng Tore kung nakakapag-free hit. Pero hindi niya mag-match yung mga Marksman, for example. So, for NXP, imperative na makakuha sila ng wipeout o kaya ng man advantage para makapush ng Tore pa. Tingnan mo si James at si Kenji going at it. At sila yung featured players natin kanina. And as things stand right now, mas nagiging effective si James para sa game na to. I wanna say yes. Kung walang nga pang face check ang Omega Esports, meron naman silang BMI, pati yung payong, na pang, so far, yun yung ginagamit nila pang pang check kung may tao nga mala sa NXP. Pero kung walang yan, kasi kailangan din nila parehas na BMI, pati yung payong sa mga teamfights. And si Kenji, have to be careful! And Kenji, hindi kakayarin ng damage ng Deadly Magic yan. Pero in the process, makukuha ng NXP yung purple buff ni Hajeezy. Binigay nila kay Exhort. Actually, binigay kay Exhort. Tamang-tama din. Naghihintay ng flicker. Ayun, meron na pala flicker dito si Exhort, which means na pwede na sila ulit gumawa ng Ruby DD play. Ang ginawa niya din kanina. And talagang yung term na yun eh, no? Oo nga. Naging na-coin na siya eh. Nadikit na siya kay Ruby DD talaga. And actually, kahit yung mga players ginagamit na rin. Oo. Kahit dito sa Pilipinas, yun yung play nila. Iconic, Ruby, iconic. The iconic play. Oy, si Yawi! Pumasok dun sa lima! Naku po, tatlo. Pero meron siyang immortality. Exhort. Sabi ni Exhort, eto na, Ruby DD play. Let's go. Rene J, nandun sa may pinakalikod. Hindi siya nagmamadali. And binabatay niya si H2. Oh, what a play from Exhort. And what a play, ladies and gentlemen. Yung NXP working as a unit, not as individuals. Boy si H2! Buhay si H2. Parang ihipan mo na lang ata si H2. Tumba na yan eh. Pero hindi, buhay pa rin. Ganun yung nangyari sa NXP.
showtime na tigisa sila. Kumbaga, intermission number, ako muna, tapos ikaw. Nagpakita kila si Yawi. Tapos bait lang pala yun. Nag-Ruby DD play si Exhort para makaligtas. Nag-Winter Truncheon. Tapos si H2 naman. At ngayon, zero na si Toshi para mag-Tower Lock and NXP. But they will take him even. Wow, ladies and gentlemen. Showtime NXP. Showtime NXP. This winning moment is brought to you by Oppo A94. Wow. Ano yun? Ina, stop. And, sabi ni Doggy, this is your show, this is your time. Wala. Min, ito na sinasabi ko ah. MPL Got Talent. Pumasok sila dun lahat. Nabigyan sila ng golden ticket ng game.